Hello kabayan, this video for Filipino na uuwi ng bansa at gustong malaman ang proseso ng registration sa e-travel. So ang e-travel ay permanente na required sa lahat ng babalik ng Pilipinas. So yung naghahangad na sana tanggalin na ang e-travel, sana nga. Pero parang forever na ito kabayan. Dahil halos lahat na ng agencies ay konektado na ang e-travel. So sa pag-register naman guys sa e-travel, so pwede po natin gamitin ang cellphone or computer. Kung cellphone naman po yung gamit nyo, so pindutin nyo lang po yung tatlong dot sa gilid, sa right side. Tapos pindutin, lagyan ng check yung desktop site para po makita ang lahat ng mga option. So, kailangan natin ay makakuha ng QR code. So, pag fully vaccinated ka, so, green QR code yung makukuha mo. So, kapag unvaccinated ka naman, ay color red po ang makukuha ninyong QR code. So, ang fully vaccinated ay no testing required. So, ang kagandahan ng fully vaccinated ay hindi ka na kailangan magpa-test. So, sino nga ba ang mga fully vaccinated? So, mga kabayan, ang mga fully vaccinated ay so, naturukan na po kayo ng first dose saka second dose. Kahit anuman pong pangalan ng vaccination. Basta naka first dose, second dose ay okay na po yun. So, you are fully vaccinated. So, about naman sa nagtatanong sa how about booster shot. So, no need na po. Hindi na po kailangan ang booster shot. Basta naka first dose, second dose ka. So, fully vaccinated ka na. So, booster shot ay hindi na po required. Basta may 2 doses ka na. So, hindi na kailangan magpa-test. Sa mga vaccinated po, so 15 years old pataas, so ganito po yung makukuha nyo na QR code, color red. So wala nang quarantine na mangyayari. Basta may dala po kayong negative result. So required po talaga ito. So mga kabayan, natin na hindi po ito bakunado, ito po ang kailangan. O rapid antigen test taken within 24 hours before departure. So kapag wala kang antigen test, so pwede naman po yung RT-PCR test. So taken within 48 hours before departure. So ang basehan ng 24 hours o 44 hours ay oras ng pag-alis. Kaya huwag nyong iisipin yung oras ng pagdating. O kaya mga layover ay hindi counted. So again, kung fully vaccinated ka na kabayan, so hindi mo na kailangang magpa-test. So kung unvaccinated ka naman, so kailangan mong magpa-test. So punta na tayo sa e-travel registration. So sino-sino ba dapat ang magpa-register? So ang dapat magpa-register po ay lahat. Lahat po ng Pilipino na uuwi ng Pilipinas. So, magpaparehistro tayo sa loob ng 4 na araw bago ang iyong pagdating sa Pilipinas. So, 1 or 2 days before your flight, so pwede ka na po mag-register. Kasi nga, kung hindi ka pa magpaparehistro sa Pinas ka pa, mahaba ang pila, kabayan. Matagal po ang proseso. Kaya gawin mo na magparehistro bago ka pa umuwi. Dahil mahaba talaga po ang pila sa airport, Pilipinas, pagdating nyo. At saka mga kabayan, isa pa pong paalala, ang e-travel ay wala pong bayad. Baka mapunta po kayo sa mga maling website, hingian kayo ng bayad, huwag po doon. Ang totoong website na walang bayad ay e-travel.com.
www.ilocos.gov.ph. So magingat po tayo, mga kabayan. Marami pong fake na website ng e-travel nang hihingi ng bayad. Ang e-travel ay free. Kapag humingi ng credit card, babay ang pera mo. Baka maubos pa yung laman ng ATM mo. So, bago tayo magsimula, i-redeem nyo na po ang inyong passport, ticket mo, at vaccinated card certificate. Ito po ang mga kailangan sa pag-register sa e-travel. Kasi kukunin natin dyan ang mga passport number. So, sa flight ticket mo, ang kukunin natin dyan ay yung flight number. At saka vaccination card mo ay kukunin natin yung date ng vaccine kung kailan po kayo na bakunahan. So tara mga kabayan, mag-register na tayo sa e-travel. Hello kabayan, this video for Filipino na uuwi ng bansa at gustong malaman ang proseso ng registration sa e-travel. So ang e-travel ay permanente na required sa lahat ng babalik ng Pilipinas. So, yung naghahangad na sana tanggalin na ang e-travel, sana nga. Pero parang forever na ito, kabayan. Dahil halos lahat na ng agencies ay konektado na ang e-travel. So, sa pag-register naman guys sa e-travel, so pwede po natin gamitin ang cellphone or computer. Kung cellphone naman po yung gamit nyo, so pindutin nyo lang po yung tatlong dot sa gilid, sa right side. Tapos pindutin, lagyan ng check yung desktop site para po makita ang lahat ng mga option. So, kailangan natin ay makakuha ng QR code. So, pag fully vaccinated ka, so green QR code yung makukuha mo. So, kapag unvaccinated ka naman, ay color red po ang makukuha ninyong QR code. So, ang fully vaccinated ay no testing required. So, ang kagandahan ng fully vaccinated ay hindi ka na kailangang magpa-test. So, sino nga ba ang mga fully vaccinated? So, mga kabayan, ang mga fully vaccinated ay so, naturukan na po kayo ng first dose saka second dose, kahit anuman pong pangalan ng vaccination. Basta naka first dose, second dose, ay okay na po yun. So, you are fully vaccinated. So, about naman sa nagtatanong sa how about booster shot. So, no need na po. Hindi na po kailangan ang booster shot. Basta naka first dose, second dose ka. So, fully vaccinated ka na. So, booster shot ay hindi na po required. Basta may 2 doses ka na. So, hindi na kailangang magpa-test. Sa mga vaccinated po, so 15 years old pataas, so ganito po yung makukuha nyo na QR code, color red. So, wala nang quarantine na mangyayari. Basta may dala po kayong negative result. So, required po talaga ito. So mga kabayan, so mga kabayan natin na hindi po ito bakunado, ito po ang kailangan. O rapid antigen test taken within 24 hours before departure. So kapag wala kang antigen test, so pwede naman po yung RT-PCR test. So taken within 48 hours before departure. So, ang basehan ng 24 hours o 44 hours ay oras ng pag-alis. Kaya, huwag nyong isipin yung oras ng pagdating. O kaya, mga layover ay hindi counted. So, again, kung fully vaccinated ka na kabayan, so hindi mo na kailangang magpa-test. So, kung unvaccinated ka naman, so kailangan mong magpa-test. So, punta na tayo sa e-travel registration. So, sino-sino ba dapat ang magpa-register? So, ang dapat magpa-register po ay lahat. Lahat po ng Pilipino na uuwi ng Pilipinas.
So, magpaparehistro tayo sa loob ng 4 na araw bago ang iyong pagdating sa Pilipinas. So, 1 or 2 days before your flight, so pwede ka na po mag-register. Kasi nga, kung hindi ka pa magpaparegister sa Pinas ka pa, mahaba ang pila, kabayan. Matagal po ang proseso. Kaya gawin mo na magparehistro bago ka pa umuwi. Dahil mahaba talaga po ang pila sa airport, Pilipinas, pagdating nyo. At saka mga kabayan, isa pa pong paalala, ang e-travel ay wala pong bayad. Baka mapunta po kayo sa mga maling website, hingian kayo ng bayad, huwag po doon. Ang totoong website na walang bayad ay etravel.gov.ph. So mag-ingat po tayo mga kabayan. Marami pong fake na website ng e-travel nang hihingi ng bayad. Ang e-travel ay free. Kapag humingi ng credit card, babay ang pera mo. Baka maubos pa yung laman ng ATM mo. So, bago tayo magsimula, i-ready nyo na po ang inyong passport, ticket mo, at vaccinated card certificate. Ito po ang mga kailangan sa pag-register sa e-travel. Kasi kukunin natin dyan ang mga passport number. So, sa flight ticket mo, ang kukunin natin dyan ay yung flight number. At saka vaccination card mo ay kukunin natin yung date ng vaccine kung kailan po kayo na bakunahan. So tara mga kabayan, mag-register na tayo sa e-travel. So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So nandito po ako ngayon dahil may bago na naman pong update ang e-travel. So ngayon nandito ako para ipakita sa inyo mga kabayan ang step by step na bagong proseso sa e-travel. So punta lang po tayo sa Google Chrome, then search etravel.gov.ph. So here we go mga kabayan. So piliin lang po natin dito yung Philippine passport holder. Saka sa travel type, ang ilalagay po ninyo dyan ay arrival. Ito po ay para sa mga uuwi po ng Pilipinas na kukuha ng e-travel. So, huwag nyo pong pipiliin yung departure kasi yan po ay ang pabalik ng abroad. Kung pabalik po kayo ng abroad, so hindi po kayo dyan magpipil up. So, ang pupuntahan nyo po ay dito po sa baba. Ito pong have your previous registration. Click here if you are traveling again. O yun po yung i-click nyo po, yung may red arrow na yan, yung mga pabalik po ng abroad. So ngayon, magkukontinue tayo ngayon. Ito po ang tutorial natin ay yung pauwi po ito ng Pilipinas. So pinapaliwanag ko lang po para mas lalong maintindihan nyo. So tuloy po tayo. So piliin lang po natin dito ay arrival dahil nga po pauwi tayo ng Pilipinas. Tapos dito sa transportation type, so pipiliin natin ay air. Tapos ilagay mo po dito yung fecha kung kailan po yung dating nyo sa Pilipinas. Tapos maglalagay po tayo dito ng email address. So dapat yung active. Saka yung registration po, pwede po kayo mag-register 2 days or 3 days before, pwede na po kayo mag-register sa i-travel pag pauwi po kayo ng Pilipinas. So valid po pa rin po ito na 72 hours. Okay po. So lagay lang po tayo dito ng email. So enter email. Tapos dito sa baba yung re-enter email. So ikakopy ko lang yan para mas mabilis. Tapos ipipaste ko lang sa baba. So pwede nyo rin po ilagay ng manual. So okay po, tapos lagyan po ng check ito sa baba, yung box, tapos may lalabas na ganito. Tapos yes, agree mo lang. Okay po, so pinitin na natin yung yes, agree.
Tapos, continue po tayo mga kabayan. So, dito tayo sa personal profile. So, pipilapan lang po natin ito. So, maglalagay lang po tayo dito ng first name, middle name, last name, saka suffix kung may junior. So, lagay po tayo ng name. Parang ganito rin to tulad dati. May mga kunting pagbabago lang po. So, parang ganun din. Yung process po nito ay parang ganun din. Ang madali lang po dito ay ang pabalik po ng abroad. So, hindi na po kayo mag-fill up ng marami kasi ilalagay nyo lang po yung reference number doon. So, sa suffix, optional lang po yan. Kung maglalagay kayo dyan ng junior, okay po. So, lagay kayo ng passport sa sex, female or male. Tapos, lagay kayo ng date of birth, citizenship, Filipino. So, country of birth, Philippines. Occupation, so ilagay nyo na lang po dyan ay others. Tapos lagay po kayo dito ng number. Parang ganito rin po ang ano, ang nagbago lang po ay yung sa ano, yung sa departure. Halos sa parehas lang yung sasagutan dito eh. So, permanent country residence. So, lagay nyo ay Philippines. Tapos, lagay po kayo dito ng province nyo. So, lagay kayo ng province nyo. So, ako ay Cavite. So, city, Dasmariñas. So, barangay, Salawag. So, lagay nyo lang po yung address nyo. Tapos, yung house number. Saka yung building street kung meron. Kung wala, ay pwede nyo rin pong huwag yung lagyan. So, next na tayo. Dito tayo sa travel details. So, purpose of travel. Travel type, so aircraft passenger, tapos yung pangalan ng airline mo, tapos lagay nyo po dito yung flight number, tapos yung kung saan po kayong terminal. Yung seat na yan, kahit po mag ano kayo dyan, ay wala pa palang ano, country origin po kung saan po kayo ha. So ilalagay nyo po dyan kung saan kayong bansa. So ako Oman. Kaya pala ayaw mag-next eh. Hindi pala pa pala fill up. Tapos sa are you overseas Filipino? So yes. Mayroon pang isa. Sa OFW classification, land-based. Pag okay na ay next. Tapos sa destination upon arrival in the Philippines. So dati ay walang ganito. Ngayon tatlo na po yung option niya. Hotel resort, residence, so transit. Yung transit naman kung sa airport ang destination nyo. Eh kung ano, kung wala kayong residence, eh ang hotel, kung mag-hotel kayo. Pero yung pipiliin natin dito ay residence. Kasi residente tayo ng Pilipinas. So pinapakita ko lang sa inyo yung mga option. Halimbawa, yung transit, kung saan po kayong airport mag-stay. Airport Terminal 1, Airport Terminal 2, Terminal 3. So, pinapakita ko lang sa inyo. So, ang pipiliin natin dyan ay residence sa mga kabayan, residence. Tapos, lalagay po tayo dito ng address, gaya kanina. Yung address po natin sa Pilipinas. So, Cavite. So, ganun din, pinilapan kanina. Gayahin mo na lang po yon. Tapos, yung house number. Tapos, lagay po ulit tayo ng contact information dito. So, ito lang yung kunting pagbabago sa e-travel. Tapos, dito tayo sa health declaration. So, maglalagay po tayo dito ng vaccine.
kung kailan po tayo na bakunahan. So maglalagay tayo dito kabayan ng first dose vaccine natin. So ilalagay natin dyan. So tingnan nyo yung vaccination card nyo para makita nyo po kung kailan kayo na bakunahan ng first dose. Tapos name of vaccine. So tingnan nyo kung anong pangalan ng vaccine nyo. So vaccinated for second dose. Lagay nyo po yung pitcha kung kailan po kayo na second dose. Okay po. Tapos ulit pangalan ng vaccine. Tapos dito sa country, so jump na lang po tayo dyan. So alam nyo na yan eh. Pare-parehas lang eh. So no. Tapos ganito na yung lalabas. Yung personal profile natin. So check nyo na lang kung tama yung mga details nyo, saka nyo isubmit. Dahil na once na nasubmit nyo na yan, ay hindi nyo na yun ibabalik. So check nyo po. Kung may gusto kayong edit, ay pinutin nyo lang po yung lapis para ma-edit nyo. Okay po, kung nakita nyo na okay naman, tama naman lahat yung mga passport, yung mga petsa ng mga vaccine, mga number, okay. So magsusubmit na po tayo. So pinutin natin yung submit. So ayan, kabayan, mayroon na tayong e-travel. So, congratulations. So ganito pa rin yung i-travel natin, ay yung kulay green pa rin po yung makukuha natin pag pauwi tayo ng Pilipinas. Pagpabalik naman po tayo ng abroad, ang makukuha po natin na i-travel ay kulay blue. So ganito pa rin po ang makukuha nyong i-travel. Ito po yung updated na i-travel. So kulay green pa rin po yung makukuha nyo na QR code. So parang ganun din. So okay po mga kabayan, sana makatulong ito sa inyong video ito. So kung gusto nyo po mapanood yung paano po mag-register sa pabalik abroad, ay may video po ako dyan sa baba. So tingnan nyo na lang po. So hanapin nyo na lang po dyan, ay may tutorial din po ako dyan ng kung paano pabalik abroad. So okay po mga kabayan, so hanggang dito na lang mga kabayan. So bye bye. So bago po kayo kumuha ng OEC online, so alamin nyo muna po kung exempted ba kayo sa OEC online or hindi. Para kung hindi po kayo exempted, ay wag na po kayong tumuloy kumuha sa online. Dahil kahit ano po yung gagawin nyo, ay hindi po kayo talaga makakakuha ng OEC online. So ipapakita ko sa inyo kung sino ba yung mga exempted at hindi exempted sa OEC. So kung exempted ka, nakahanay ka sa exempted ka sa OEC online, ay pwede ka mag-proceed po sa application na ganito. At kung hindi ka naman exempted, ay kailangan nyo po pumunta ng PUA. So tara! So ito kabayan yung hanay number 1. Kung nakahanay ka po dito, ay talaga makakakuha ka po ng OEC online. So ito po ang mga exempted sa OEC online. Ito po ay ang mga balik manggagawa na babalik po sa dating employer at sa job site. At may record na sa PUA database. Dati pa po. At ito naman kabayan ang hindi exempted sa OEC online. Kung nakahanay ka dito sa Hanay B, ay hindi ka po makakakuha ng OEC online. So, kailangan mong kumuha at magbayad ng OEC ang mga sumusunod na balik manggagawa. So, halimbawa dito kabayan ay nag-iba ka na ng pupuntahang employer o job site. So, number 2, naka-watchlist o naka-watchlisted ang iyong employer. So hindi ka rin po makakakuha ng OEC. So number 3, babalik ka sa mga bansang may mga restriction. So number 4, mga undocumented workers. So mga dating turista, dependents o estudyante na nakakuha ng trabaho sa abroad. So number 5,
dati kang seaman, tapos naging ano ka, land-based worker. So hindi ka rin makakakuha ng OEC online. Kaya po mga kabayan, kung nasa Hanay B po kayo, nandito po kayo nakalisted, ay kailangan nyo pong pumunta ng POA in person para po makakuha kayo ng OEC. Dahil hindi po talaga kayo makakakuha ng OEC sa online na application na ito. So kung ikaw naman po ay nakahanay A, so mag-proceed ka po dito sa application ito, talaga makakakuha ka po ng OEC online. So tara! So welcome back mga kababayan. Nagbabalik naman po ang Pidnya TV para liwanagin yung mga konting problema sa pagkuha ng OEC. So pag nag-register po kayo, ang ilalagay nyo pong email ay dapat yung alam nyo yung password. Hindi po basta-basta maglalagay ng Gmail lang. Kasi doon po ipapadala yung temporary password pagkatapos nyong registro. So pag-usapan natin yung mga ibang problema tulad ng paglalagay ng passport at beneficiary, flight date, so ipapaliwanag natin yan. Saka yung pagkuha ng OEC po, kung matagal pa yung bakasyon nyo, huwag muna po kayong kukuha agad-agad ng OEC. Kasi ang valid po ng OEC ay 60 days po. Marami kasing na-expire ng OEC na malayo pa ay kumukuha na sila agad bago po kayo kumuha ng OEC. So ipapakita natin dito sa pagkuha ng OEC kung paano. Para di na po kayo magkakamali, ipapaliwanag po natin. Tara! So pupunta lang po tayo sa online services dmw.gov.ph. Let's go tayo. So mag-register po tayo. At kung mayroon na po kayong account sa e-registration, ay mag-login na lang po kayo. At kung wala naman po, kung BM online pa yung dati nyong luma, ay kailangan nyo pong mag-register. Accept. Tapos fill up po tayo dito. Yung mga ano lang to, mga personal profile. First name, middle name, last name, suffix name. Yung suffix name, kung may junior ka, ilagay mo. Kung senior ka naman, ay ilagay mo. Okay. So, gender, male. So, ilalagay nyo pong Gmail address dito ay dapat yung active. At alam nyo po yung password. Para ma-receive nyo agad po pag nag-send sila ng temporary password. Lagay nyo yung birth date. Tapos register. So pag ganito na yung lumabas, so press lang natin po yung yes. Press natin yung yes. Then just wait. Yan, ganito, success na po ito. So kabayan, pag nag-success na po yung ganitong pagka-register nyo, ay titingnan nyo pong mabuti kasi minsan po ay sinasama na nila yung password dyan. So dyan sa baba, may password. So minsan ay sinisend sa email nyo. Kaya titingnan nyo pong mabuti yung success na yan, minsan kasama dyan yung password. Okay po. Tayo doon sa Gmail natin, buksan po yung email nyo. Doon na po yan, temporary password na yan. Doon po yun makikita. Doon po sa Gmail nyo. Sa email nyo, bubuksan nyo po yung email nyo. Doon nyo po makikita yan. So, ganito yung makikita nyo doon sa email nyo. Yung temporary password na KO366. So, ngayon, maglalagin tayo ngayon. Yung nilagay nyo po na Gmail kanina. Nilagay nyong Gmail, ilalagay po natin dito sa login. Tapos dito sa next, yung password na binigay ng POA na temporary password. Okay, yung password na lagay natin dito, yung temporary password na binigay ng galing ng POA po. Yung ganyan, yung K03665K8. Yan po yung lalagay nyo sa password.
para di po kayo magkamali. Okay, login po tayo. So, yan. So, ibig sabihin ay okay na. Ngayon, magpapalit tayo ng original password natin. Magpapalit po tayo ng original password. So, ikaw nang bahala magawa ng password. Huwag nyo pong kakalimutan. Baka mamaya di na naman kayo makalagin. Mamroblema na naman po kayo sa pagkuha ng OEC. Kayo din. Change password na ha. Ayan, okay na. Nakapasok na. Hindi, pag naglalagin po kayo, yung pinalit nyo na yung E, lalagay nyo sa password. Hindi na po yung temporary password. Nag-gets nyo po ba? Ito, lumabas na naman yung pag-ibig. So, i-close nyo lang po. May yung black na itim na yan. I-close nyo lang po yan. Hindi na natin kailangan yan. Pagbalik mong gagawa po, hindi na kailangan. No need na po. So, okay. So, ayusin natin yung profile natin ngayon. Dashboard natin. Maglagay po kayo ng picture sa dashboard. Mas maganda. Sa profile po. So, fill up po tayo dito sa ating dashboard. Kumpletuhin po. Para tuloy-tuloy po yung pag-print ng ating OEC. Ang importante lang dito ay dashboard sa kayong may profile. Hindi na po kailangan yung may education na yan, experience na yan, document. Yan lang po importante dyan. Kumpletuhin nyo po. Kailangan walang kulang para tuloy-tuloy po yung pag-print ng OEC. Marami po nagkakamali kasi dito sa dadaanan natin. Doon pa sa dulo, ipapaliwanag po natin. Las Marinas. Sundan nyo lang po kung paano mag-fill up. Nasa inyo yan. Kayo na maglagay ng mga sarili-sarili yung mga address. Pangalan ng nanay. Apelyido ng pagkadalaga ng nanay. Dito sa ad beneficiary po, importante po ito ha. Lagay tayo ng passport dito, expired kung kailan. Marami pong hindi nagpi-fill up dito sa ad beneficiary, kaya po pag nagpi-print sila, hindi nagko-continue. Tapos ang magkakaproblema, ang ilalagay doon ay ad beneficiary is basta ganoon ang problema, kaya ka maglagay po kayo ng ad beneficiary para tuloy-tuloy po ang iyong pag-ano. Pag-print ang OEC, maglagay po kayo para diretso po. Lagay po kayo ng ad beneficiary ha. Requirements po yan. So maglalagay lang tayo ng profile. Lalagay lang tayo ng profile picture. Kahit anong picture po yung lagay nyo, wala pong problema. Basta mukha nyo yung ilalagay. Yun, guwapo oh. So okay na. Mag-upload tayo ngayon ng passport. Yan sa baba, nakikita nyo po yan sa baba. So ngayon po, maglalagay po tayo ng passport. May mga cellphone po kasi na malaki yung MB. Minsan gumagana naman po, minsan hindi na-upload. So kailangan po nating mag-resize. Depende po sa kuha ng image po. Ako po ay two-large yung sinasabi ng uploader. Kaya ang ginawa ko ito po, nag-resize ako ng picture. Kailangan po ang required ay 1 MB to 4 MB po yung required. Pero may mga cellphone naman po na mababa yung ng GPG ay tinatanggap naman po. Pag hindi po tinatanggap, naglagay ko po kayo ng passport picture. So gawin niyo, ganito ang gawin niyo, i-convert niyo po, i-resize niyo po. Punta lang kayo sa easyresize.com website. Wala naman pong bayad diyan eh. Ida-download niyo lang, ida-drag niyo lang diyan kung cellphone ang gamit niyo. Maganda kung computer, mas mabilis.
Kailangan pong i-resize kasi hindi siya makakapasok doon. Ang sasabihin sa iyo ng uploader ay file is too large. Kaya pangit yung mga magagandang cellphone eh. Mas matataas yung mga MB ng ano, maganda pa yung mga lumang mga cellphone. So, i-upload na natin. Lagay natin muna sa folder para mabilis mahanap. So, i-upload na natin. Once po na malagay na yan sa baba, ibig sabihin po, successful na po siya. Okay po. So, ngayon, okay na. Kompleto na yung lahat ng requirements po natin. So, pupunta na po tayo sa balik manggagawa. Nandiyan po yan sa taas. Balik manggagawa po ay pangatlo pong layer sa right side. Doon po makikita yung balik mong gagawa. Once nandiyan na sa ibaba yung passport image, so ibig sabihin successful na yan. So ganito naman mangyayari. Once na may passport data is available, beneficiary data is available, is pwede tayong mag-next dyan. Kahit yung pag-ibig ay naka-X, okay na yan, wala naman problema na yan. So mag-next na tayo. Po, marami pong nagkakamali dito. Maliwanag naman ang pagsasabi na para sa mga bagong gawang account sa e-registration na may dati ng record sa BM Online at babalik sa parehong employer, ay maghintay po ng 24 oras para sa pagtutugma ng iyong personal at employment record upang makakuha ng UEC exemption. Kung hindi po ito magtugma, automatiko kang dadalhin ng PASBAM sa appointment page. So maghintay po kayo, may bago man kayo ng account o lumang account, maghintay po kayo ng 24 hours para maitugma ng POA ang UEC exemption para makapag-print po kayo. So i-explain ko lang po ito sa inyo mga kabayan. So mayroon po kasing nag-i-expect siguro na after 24 hours ay makaka-receive sila ng notification galing po sa POA. So mga kabayan, hindi po kayo makaka-receive ng any messages from POA or notification from POA. Wala pong notification na darating sa inyo after 24 hours. So ito po ay base sa aking experience, so kaya i-share ko sa inyo. So ang kaya kasi ganito ang ginawa ko, no, first time ko kasing magpunta doon sa ano, hindi pa po ako nakadiretso doon sa printout OEC. Kasi po balik magagawa na po ako. So ako po ay mayroon na dating files. Kaya kung mga balik manggagawa po kayo, dati nakakuha na po kayo ng OEC online, so makakakuha pa rin po kayo ng OEC online ngayon. So ganito lang po ang gagawin nyo. So pag wala po pong print OEC, hindi pa po kayo nakapag-proceed, ganito po yung gagawin nyo. So time to time, wala pa sa 24 hours. So time to time, so after 6 hours, ilalagay nyo ulit yung account nyo. So after 4 hours or 6 hours, ilalagay nyo ulit yung account nyo. So i-check nyo po kung mayroon na pong lalabas na print out OEC. Kasi po ay itinutugma pa ng POA yung dati nyong file. So wag po kayo na mag-expect na may darating sa inyong message or notification na galing ng POA. So ang gagawin nyo time to time ay ilalagin nyo po yung account nyo, i-check nyo. So i-check nyo kung mayroon na pong print out. So i-check nyo, lalagin kayo, tapos direct na po kayo doon sa balik manggagawa kung mayroon na po kayo dating. Kung naayos nyo na po, na-update nyo na yung inyong profile. So, pag lalagin po kayo, didiretso na lang po kayo doon sa balik manggagawa to check kung mayroon ng printout na. Maglalagay kayo ng flight date. Tapos, check nyo kung mayroon ng printout OEC. Ito po ay para sa mga balik manggagawa na dati ng may file na nakakakuha na po dati ng online. So, makakakuha po kayo ng OEC online. So, okay po kabayan. Sana maliwanag to sa inyo. So, proceed tayo magpaliwanag sa ibang mga detalye. Ito rin po sa mga flight date. Marami pong nagkakamali dito at maraming nagko-comment sa aking dating post tungkol dito sa
flight date ay ang nilalagay nila ay yung pauwi ng Pilipinas. Ang date po na ilalagay nyo dito po ay pabalik po abroad. Kasi ito po ay gagamitin papunta po ng ibang bansa. O, sa OEC po application nito eh. Kaya papunta po na ibang bansa yung ilalagay na date. Kung kailan po yung flight date nyo. Papunta po ng ibang bansa. Hindi po pauwi ng Pilipinas. Okay po. Sana malinaw to. Marami po nagkakamali dito. So next tayo. So once na lumabas na po ito, so okay na po yung record nyo. So FW clear, lahat na lang po sagot dito ay yes lahat. So meaning na verified na yung sarili mong dating account. So kaya ang sagot dito puro na lang siya yes, yes. Yes na lang po yung sagot dyan. Yes. Tapos yes ulit. May ano lang to, kunting katanungan. Tapos matatapos na makapagkuha na tayo ng OEC. Meron pa tayong liliwanagin doon. Marami nagkakamali doon sa yes ulit. Marami nagkakamali doon sa duration. Dito marami nagkakamali po dito. Kaya inulit po natin ito. So ilalagay natin na dito kung saan kayong bansa, okay? Kung saan kayong city. Dito po sa contract start, nagkakamali po kayo dyan. Minsan 2012 nilalagay nyo. Hindi po yun yung start ng kontrata nyo. Kung kailan po nagsimula ulit yung kontrata nyo. Hindi po yung pinakalumang kontrata nyo. Yung panibago pong kontrata, yung bagong kontrata nyo po. Maraming naglalagay ng kontrata dito ay mali-mali. So anong ngayon? Anong taon ngayon? 2022. Halimbawa, nagsimula yung kontrata nyo ay 2021. Ay lalagay nyo dito yung petsa at saka 2021 ang ano. Huwag po yung 2012. 10 years. Baka magkakamali po yung OEC nyo. Yung bagong kontrata po, kung 1 year man o 2 years, yun po ang lalagay nyo. Yung bago. Kung kailan nagsimula. So, dito sa contract duration, kung ilang taon po yung ano nyo, 2 taon, eh dito yung 24 po yung ilalagay nyo. Dito sa salary, kung kunti lang naman yung diagdag nyo, eh huwag nyo nang baguhin. Para hindi na magkaano, magkalukuloko, magkandaluko. Sa akin kasi, di ko na binago yung 135 kasi nag-5 ano lang naman ang dinagdag. Ganun na nalagay ko. Base sa aking experience. O, pag ganito, tapos na. Magpiprint na lang ako ng OEC. Ganun lang kadali, sana maliwanag to. Print OEC. O, ganito na po yung bagong OEC natin. Kung sa cellphone nyo po ginagawa yan, may print naman po dyan sa yung, anong yan, katabi po ng print. May download yan. I-download nyo lang, tapos pwede kayo magpa-print sa labas. So ganyan na yung kakalabasan ng ating OEC. Maraming salamat kabayan. Sana maliwanag to. Inulit ko lang para mas lalong maintindihan nyo yung mga ano. Marami kasi pong nagko-comment na mga mali yung pagkagawa. So comment below na lang po pag may mga problema. Nang masagot po sa